Dear Tito McCoy, magtatago po ako sa pangalang Jack Stone, 42 years old, may trabaho, may sariling bahay at lupa. Nag-umpisa ang kwento kong ito nang minsan, araw ng Biyernes noon, niyaya ako ng katrabaho kong si Adi na pumunta sa kanilang bahay. Maghahapi-hapi raw kami ng kaunti kahit papaano. Mayroon kasing inuman sa katabi ng kanilang bahay. Nasa barangay ito, Tito McCoy, kaya pag sinabi nating katabing bahay, malayo pa ang agwat niyan. Sumama naman ako kay Adi kasi magkaibigan nga kami at magkatrabaho. Ang lugar nila malapit pala sa kampo ng army. Kumain muna kami sa kanilang bahay ng hapunan bago kami pumunta sa inuman na malapit sa kanilang bahay. Pagdating namin doon sa inuman, nakita ko na ang daming customer ng inuman. Malayo ito sa bayan, pero nagtataka ako kasi ang daming customers na umiinom. Mga lalaki lahat halos ang naroon lang. At nang sabihin ng kaibigan ko na sundalo raw ang karamihan dito, hindi na ako nagtaka. Kasi dito ko rin nalaman na malapit nga ito sa kampo ng Philippine Army, ayon na rin sa kaibigan ko. Kumuha kami ng pwesto sa gilid na medyo malayo sa karamihan kasi gusto namin ni Adi na magkwentuhan lang kami yung hindi gaanong naiingayan ng mga kumakanta sa video game. Makalipas ang siguro isang oras, merong dumating na isa sa mga pinsan ni Adi at ipinakilala niya ako rito. Kilala pala ng pinsan ni Adi ang may-ari ng inuman. Kaibigan yata yung pakasabi sa akin. Maya't maya, meron na namang dumaan na isang lalaki. Tinawag ito ng pinsan ni Adi. Tumigil lang pansamantala ang lalaki at lumapit sa amin. Pakatapos, umalis din ito. Babalik raw siya ang wika sa amin ng lalaki. Nagpatuloy kami sa aming pagkikwentuhan at ilang saglit lang ay bumalik ang lalaking tinawag ng pinsan ni Adi. Meron na itong kasamang isa pang lalaki. Umupo sila sa lamesa namin at ipinakilala ako ng pinsan ni Adi. Jaime pala ang pangalan ng kaibigan ng pinsan ni Adi, tapos ang kasama niya, ang pangalan naman ay Tino. Dito ko nalaman, Tito McCoy, na si Jaime pala ang may-ari ng inuman. Tapos ang kanyang kasama ay kaibigan niya raw at kabady niya sa trabaho. Si Jaime, sa unang tingin ko pa lang, parang maganda kaagad ang pakiramdam at magaan ang loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero sadya sigurong gumagana ang sense of vibration ko sa mabuti at hindi mabuting tao. Si Jaime, maganda ang vibration ko sa kanya at sa unang pagkikita namin, maganda ang loob ko sa kanya. Magaan ang pakiramdam ko. Kwentuhan kaagad kami, hindi yun nakapagtataka. Si Jaime nagkikwento tungkol sa inuman nila at sa lugar nila. Basta sa lamesa namin, Tito McCoy, kaming dalawa yata ni Jaime ang nag-uusap. Yung tatlong kasama namin, si Adi, ang pinsan niya at si Tino, ay nakikinig lang sa aming dalawa ni Jaime. Palibhasa, ako lang talaga ang dayuhan sa aming lima. Nagtanong sa akin si Jaime kung saan ako nagtatrabaho. Sinabi ko naman ang sangay ng gobyerno kung saan ako empleyado at magkasama kami ni Adi. Pakiramdam ko lalong nainganyo si Jaime na makipagkwentuhan sa akin nang malaman niya na kawani ako ng isang sangay ng gobyerno. Hanggang sa matanong niya sa akin, Tito McCoy, kung taga saan ako. Kaya naman, lubos na akong nagpakilala. Ay, taga San Carlos po ako. Jackson Sebastian ang buo kong pangalan. Yan ang sagot ko kay Jaime. Ha? Sebastian ka? Eh, taga San Carlos din ako at Sebastian ang apelyido ko. Yan ang manghang-manghang wika at tanong sa akin ni Jaime. Tinanong ko siya kung taga saang barangay siya sa San Carlos at sumagot siya na taga San Antonio pala ang kanilang barangay. So, ang tatay mo ba ay si Tio Biloy? Yan ang tanong ko kay Jaime. Oo, ay walang hiya. Insan, hindi ko alam magpinsan pala tayo.
Yan ang nakangiting wika ni Jaime sa akin. Oo nga po, ikaw pala si Kuya Jaime. Alam mo Kuya Jaime, palibasa, hindi pa tayo nagkita mula ng pagkabata natin. Ngayon pa lang tayo nagkaharap. Yan ang wika ko naman sa kanya na dahilan kung bakit hindi kami magkakilala. Kasi Tito Makoy, kami talaga ni Kuya Jaime, hindi pa nagkita mula pa noong mga bata kami. Sa ibang barangay kasi sila nakatira. Ang tatay niya at tatay ko ay first cousin. Magkapatid ang lolo namin. Naikwento namin ito sa aming mga kaharap kaya nagtatawanan ang mga ito at tuwang-tuwa na magpinsan pala kami. Lalong-lalo na ang kaibigan kong si Adi. Iyon na ang naging dahilan para tuluyan ng magjaming sa amin sina Kuya Jaime at ang kasama niyang si Tino. Dinala ako ni Kuya Jaime sa loob ng kanilang bahay na karugtong lang naman ng inuman. Ipinakilala ako sa asawa niya at sa mga anak nito. Nauna akong bumalik sa lamesa, sumunod na lang si Kuya Jaime. At pagdating nito, nagulat kaming lahat kasi meron ang daladalang isang kahon ng Red Horse Jumbo. Nagulat lahat sa lamesa pero nagtatawanan kami. Okay yan kasi narito si Insan. Insan, inom tayo ngayon kasi syempre i-celebrate natin ang pagkikita natin. Kung kailan pa tayo tumanda, sakalang tayo nagkita. Yan ang wika sa akin ni Kuya Jaime. Siya nga pala Insan, libre na lahat ito, huwag nyo nang problemahin ang pagbayad. Kasi nga magsi-celebrate tayo ngayon sa ating pagkikita. Yan ang dagdag pa ni Kuya Jaime sa akin. Hindi kuya, yung na-order na namin kanina at naubos na, babayaran ko kasi negosyo ito. Business is business, kaya babayaran ko itong naubos na namin. Tapos yung dala-dala mo na lang ang ilibre mo. Yan ang wika ko na tumatawa Tito Makoy. Sige Insan, ikaw ang bahala. Pero kung ako ang tatanungin, libre na dapat. Yan ang wika naman ni Kuya Jaime. Nagpatuloy kami sa aming pagiinuman, masaya at panatag ang loob ko kasi nasa lugar ako ng pinsan ko. Isa siyang army at ang mga customers na narito ay mga katrabaho niya, kasamahan niya sa kampo. Kaso Tito Makoy, sa sobrang galak siguro ni Kuya Jaime, napataas at napabilis ang mga tagay niya. Maging ang mga kaibigan ko na sina Adi at ang pinsan nito, nalasing kaagad. Hanggang sa nagbo-blow na nga si Kuya Jaime, kaya pinagpahinga ko na ito. Inalalayan siya ni Tino papasok sa kanilang bahay, pakatapos ay bumalik itong si Tino. Yung kaibigan ko naman na si Adi at ang kanyang pinsan ay pareho lasing na rin. Alam mo Tito Makoy, ang kaibigan kong si Adi pag nalalasing yan, nakakalimutan niya minsan na meron siyang kasama. Bigla na lang yang umiiskapo po na hindi nagpapaalam. Kaya ayun, nauna pang umalis sa akin na hindi na naman nagpaalam. Ganon din ang pinsan nito. Kaming dalawa ni Tino ang naiwan sa lamesa at nagpapatuloy kami sa aming inuman. O ano Jackstone, ubusin natin ito habang libre pa ng pinsan mo. Tumatawang wika sa akin ni Tino. Oo nga, ubusin natin yan habang libre. Yan ang sagot ko ring tumatawa. Nagkikwentuhan kami ni Tino na kung ano-ano na lang, mga katatawanan, tapos ang aking trabaho, hanggang sa unti-unti rin siyang nagkikwento sa kanilang trabaho pero yung mga hindi sensitibong bagay. Naging pareho kami palagay kaagad sa bawat isa. Hindi na gaanong maingay ang video kasi marami na rin taong nag-alisan kaya malinaw at mainam na ang pag-uusap namin ni Tino. Pero napapansin ko si Tino Tito Makoy, madalas tumitingin sa akin mula ulo hanggang paa. Ilang beses ko siyang nahuling nakatingin sa akin. Ako kasi Tito Makoy, pasimple ring tumitingin sa kanya. Si Tino, maganda ang pangangatawan nito, palibhasa sundalo, batak sa exercise, liban doon may itsura din talaga. Ang isa pang napapansin ko Tito Makoy, kami na lang dalawa ang nasa lamesa, hindi ito lumipat ng upuan.
magkatabi pa rin kami gaya ng pag-umpisa namin kanina. Kami na talaga kasi ang magkatabi sa pag-uumpisa ng aming inuman. Ako naman, Tito Makoy, aaminin ko na bilang alter na talaga, hindi ko maiwasang ma-attract sa kanya. Kasi magandang lalaki si Tino. Pero kailangang hindi halata kasi kabady ito ng pinsan ko. Lagot ako pag nabuking, mabubunyag sa pinsan ko, mabubunyag sa pamilya namin ang lihim ko. Pero noong medyo tumataas na ang tama namin pareho, umaakbay-akbay na sa akin si Tino. At paminsan-minsan, inilalagay niya sa hita ko ang kanyang kamay habang nagkikwento. Alam kong wala namang gaanong nakakapansin sa aming dalawa kasi nasa isang sulok kami na hindi gaanong maliwanag. Sa dulo ng aming pagiinuman, nalasing rin kami pareho. Ang problema ko, uuwi pa ako sa lungsod, kaya kinakailangang bumaba muna ang tama ko bago ako lumarga. Kaya ginawa ko, umorder ako ng lumi at humingi rin ako ng mainit na sabaw ng bulalo para pababa ng tama. Palibhasa, alam na ng mga tao sa inuman na pinsan ako ni Kuya Jaime, kaya ininit nila ng maigi ang sabaw. Ang asawa pa nga ni Kuya Jaime ang nagbigay sa akin at laking pasasalamat ko naman sa kanya. "Jackstone, paano ka uuwi nito?" tanong sa akin ni Tino. Ay, mag-aabang na lang ako sa kanto papuntang lungsod. Total 24 oras naman ang mga sasakyan pauwi sa lungsod. Yan ang wika ko. Nagmungkahi sa akin si Tino na ihatid niya raw ako sa bahay ng kanyang owner type jeep. Pero Tito Makoy, ako ang tumanggi kasi mahirap na. Sundalo siya, delikado. 10 kilometro ang layo ng uuwian ko. 10 oras ng gabi, tapos pareho pa kami nakainom. Pero si Tino nagpumilit na maghatid sa akin. Hindi talaga ito pumayag na hindi niya ako maihatid. Nauna pa niyang pinaandar ang kanyang sasakyan, kaya wala na akong nagawa kung di sumakay na lang kasi nakakahiya naman. Ang maganda, Tito Makoy, maingat na maingat magmaneho si Tino. Makikita mong disiplinadong disiplinado, kaya ligtas kaming nakarating sa bahay. Binuksan ko ang gate ng aking tahanan at saka sinabihan ko siyang ipasok ang kanyang sasakyan para sa loob ng bakuran ko ito igarahi. Pagpasok namin sa bahay, "O paano yan, Tino? Sinunod kita kanina, ngayon ako naman ang hindi papayag na bumiyahe kang mag-isa pabalik sa kampo. Alam mo, alanganin na ang oras, kaya dito ka na lang magpalipas ng gabi. Huwag kang mag-alala, mag-isa ako rito at dalawa ang kwarto ng bahay ko." Yan ang wika ko sa kanya. Binigyan ko muna siya ng kape para magkape, at habang nagkakape siya ay nag-shower ako, Tito Makoy. Pagkatapos kong maligo, binuksan ko na ang isa pang silid ng bahay. "Dito ka matutulog, Tino." Yan ang wika ko sa kanya. "Ay, salamat, pre, pero pwedeng makiligo muna ako bago matulog?" Yan ang tanong niya sa akin. Kaya binigyan ko siya ng tuwalya at pinahiram ko rin ng damit kasi magkaparehong size ang katawan namin. Parehong pareho, Tito Makoy, kaya kasya sa kanya ang t-shirt at ang short ko. Nung matutulog na kami, binuksan ko ang ilaw sa kanyang silid. Pero ang sabi niya sa akin, "Pre, siguro mas maigi kung tabi na lang tayong matulog para hindi ka na maglaba ng kumot at ang mga bedsheet." Wika sa akin ni Tino. Ikaw, pero sa akin, walang problema, dito ka sa isang silid at huwag mong alalahanin ang paglilinis. Feel at home ka dito, pre, kasi magkaibigan na tayo at wala akong kasama dito sa bahay. Kaya tayong dalawa lang ang narito, wala kang pag-aalanganan. Yan ang wika ko sa kanya. "Hindi, tabi na lang tayo, para nga iisang kwarto lang ang magamit at hindi ka na maglalaba ng iba pang kumot." Yan ang pagpupumilit sa akin ni Tino, Tito Makoy. Pumayag ako kasi unang-una bisita ko siya. Baka naman isipin ito na
bakit ayaw ko siyang makasama sa higaan. Pero nag-aalangan din ako kasi pumasok sa isip ko na baka susubukin ako nito. Imagine, isang army, matigas at gustong tumabi sa akin sa pagtulog. Ngayon pa lang kami nagkakilala.